Minsan may isang tao sa akin ay lumapit, nag-alok ng tulong kahit walang kapalit. Kapamilya, naniniwala ka bang may pag-asa pa sa kabila ng mga disappointments, rejection, kaliwat ka ng pag-turn down sa'yo? Nako, yan ang pag-uusapan natin ngayon ha, sa ating kwento. Alam nyo, may isang maliit na farming village po sa Japan. At dito po lumaki ang bida natin sa kwento. Nako, tamang-tama, kagagaling ko lang sa Japan ha. Alam nyo bang nanggaling po siya sa isang mahirap na pamilya? Nakatira lang po siya sa isang maliit na bahay na talaga namang makikita mong hirap na hirap po sila sa buhay. Alam nyo, masaya po sila na makakain lamang sila ng 2 beses isang araw. Dahil kadalasan po, 1 beses lang po sila kumakain. Nako mga kapamilya, marami din po tayo mga kababayan ha, na nakakaranas ng ganyang klaseng sitwasyon. Kaya ang tanong, may pag-asa pa kaya kapag ganyan sitwasyon mo? Alam nyo ho ba, itong bida natin ngayon ha, nung siya ay 9 taong gulang pa lang, alam nyo bang tumigil na po siya sa pag-aaral at nagsimulang magtrabaho sa maliit po na shop sa lugar po nila. Nakos, parang pakiramdam ko, mga grade 3 pa lang ito ha. Ito po ay para suportahan ang pangangailangan po ng kanilang pamilya. Alam nyo ho ba kapamilya, sa murang edad pa lamang ha, ay naranasan na po ng batang ito ang hirap at kung papaano ho magbanat ng buto, kumita lamang ng kakaunting barya ha, panlaman sa mathapding tiyan. No? Malamang dahil na rin sa gutom yan, ha? Ang batang ito ay gumigising po bago pa lang sumikat ang araw. Nako, ilabas sa inyo na sumisikat ng araw, tulog pa. Alam nyo ba ito, naglilinis po siya ng shop at nagbabantay po ng mga anak ng may-ari kung saan ito ay nagtatrabaho. Alam nyo ho ba, pagkalipas po ng maraming taon, so nakita nyo yung background niya, di ba? Pagkalipas po ng maraming taon, na syempre, malamang lumaki na po siya, no? Alam nyo bang nagkaroon po siya ng trabaho, ha? In an electricity company. Nagkaroon po siya ng interes sa mga light bulbs, no? Sockets, at dahil din dito ay na-encounter niya araw-araw yung mga ganitong klaseng mga bagay, ha? At ito po, tuwing araw-araw ha, nag-aaral po siya at nag-e-experiment on his own. Aba naman, nakakatuwa ha, at nahiligan niya po ang kanyang bagong trabaho. Alam niyo ba, isang araw ha, gumawa siya ng isang improved version ng light socket, no? All by himself. Nakakatuwa, no? Minsan, di ba, parang kung ikaw ay nakaka-imbento ng bago, syempre, di ba, ibang pakiramdam mo. Alam nyo bang, excited na excited siya dahil sa naging success, no, ng kanyang experiment. At alam nyo bang, agad niyang pinakita ito sa kanyang boss. Syempre nga naman, di ba, proud na proud. Alam mo, pinresent niya po kung ano yung mga nagawa niya, no, kung paano niya na-conceptualize yung eksperimento na yun. Pero alam nyo ba, sa kabila ng explanation niya, ay alam nyo bang, hindi na-impress ang boss. Kumbaga, na-turn down at sinabihan pa siya na such product will never work. Aba, hindi lang ho, may naliit ha, parang sinabi pa na, ay nako, wala yan, walang kwenta yan. Ay nako, parang ang sakit naman po ng rejection. Siyempre, anong pakiramdam mo? Disappointed ka. Pero alam nyo ba ha, na kahit na gano'n ang nangyari sa kanya, ay naniwala pa rin siya sa idea na meron siya. Naniwala pa rin siya sa kanyang kakayanan. Alam nyo ho ba, nangarap siya na balang araw, magkakaroon din siya ng sarili niyang kumpanya. Aba, ibang klase ha. Talagang iba ang kanyang vision. Mga pamilya ha. Yung mga marami ho siyang mga kaibigan, pati na rin yung mga kapamilya niya na hindi po naniniwala sa pangarap na meron siya. Wala siyang kapital ha, wala siyang experience at higit sa lahat, wala siyang alam dahil hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Kumbaga, sa level po ng ibang tao, tingin ako wala namang alam yan eh. Pero sa loob-loob niya, malamang alam niya, may alam siya. But still, he believed in himself. Dahil sa kanyang paniniwala, kapamilya ha, gumawa siya ng isang malaking desisyon. Ano yon? Naku nga naman, kung ikaw nagtatrabaho, maganda yung trabaho mo, aalis ka pa ba? Naku, malamang hindi. Pero siya ho, nag-resign po siya sa pinagtatrabahuan niyang kumpanya at nagsimula ng maliit na manufacturing company kasama po ang kanyang asawa. Sila po ay nagsimulang mag-manufacture ng mga sockets
no? On their own. Saan nila ginawa ito? Sa maliit na bahay nila. Alam nyo ba, nakakatuwa? Nag-alok po siya ng produkto nila, no? Sa mga shop owners para ibenta yung mga ito, no? But, naku po, katulad nung boss niya dati, no shop owner was interested in buying. At wala akong umorder. Naku po, disaster talaga. Yung mga ilang buwan pang lumipas at ganun pa rin po ang status, no, ng kanilang business. Puro turn down dito, turn down doon. Talagang rejection dito, disappointments doon. Dahil na nga sa pangangailangan po nilang mag-asawa, dahil marami na rin silang nailabas, di ba? Alam nyo bang binenta na po nila yung mga gamit nilang napundar, ha? At nangutang pa ng pera para lang mag-survive yung kanilang negosyo. Eto pa, naisipan na rin nilang sumuko na lamang at bumalik na lang sa pinagtatrabahuan nila dati. Pero alam niyo po ba, nagpatuloy pa rin tong bida natin, ha? Nagpatuloy pa rin. Alam mo, sabi niya, he almost said na, nako, I'll give up na lang ako, suko na. Pero alam niyo ba, naniniwala ako na deep inside, nako po, gusto pa rin niyang lumaban sa buhay. Alam niyo ba, many, many years ago, I've read about this person na talagang ibang klase po ang nangyari. Alam niyo po ba, dahil sa paniniwalang natitira sa kanya, that's when a miracle happened in his life. Alam niyo ba, out of nowhere, he got his first major order of 1,000 pieces. Aba, kakaiba, pagkatapos po na ilang taon, alam niyo ba, at maraming taon, his company now has over how many? 250,000 employees with annual sales of over $50 billion. Naririnig niyo ba yan, mga kapamilya? Ang produkto po ng kanilang kumpanya ngayon ay naibebenta na po across the world. Akalain mo, ha, lahat ng ito ay naging posible sa isang taong walang sapat na edukasyon at pera. Natutuwa nga ako sa isang nabasa ko. Sabi niya, one thing that he has was actually believing. Paniniwala. Yung tiwala niya sa kanyang kakayanan, sa sarili, no, na meron siya. At ang pinagkaloobon na talento ng Panginoon ho sa kanya, yun ang pinaniwalaan niya. At ang bida nga natin sa ating kwento ay walang iba kundi si Matsushita Konosuke. Alam niyo ho, tontuwa ho ako sa taong ito. Alam mo, sabi nga niya sa isang article, sabi niya, the business exists to help the society. Napakaganda ho ng kanyang puso. Ang kanyang kumpanya, sinimulan niya po sa maliit po na tirahan, ngayon po ay sikat na po sa buong mundo. At yan ay ang Panasonic. Ay, hindi lang po yan Panasonic, napakarami pa po. Matsushita Electronics is actually kasama rin. Kapamilya, ang tagumpay po ay hindi lamang nakadepende sa ating pinag-aralan, ha? O di ba? O sa perang meron ka, o sa mga naipon mo. Success is also about believing in yourself. Just believe in yourself when no one else does. Naku, hindi paniniwalaan ang sarili mo. Sino pa maniniwala sa'yo? Survive when other people give up. And just wait for that one miracle that will come into your life. Nako, may mga magagandang bagay na nakatadhana ho sa atin talaga, di ba? Pero ito ay makakamtan lamang po natin kung sasamahan po natin ito ng pagtitiwala sa sarili, sa iyong kakayanan, at paniniwala rin sa ating poong may kapal. That's actually number one. Tsako, lahat ng pangarap mo ay kaya mong abutin. Nako, sana'y nakatulong po ang kwentong ito, at sana hindi mo na maisip na ang rejection, ang disappointments, at kung ano-ano pang kaliwat ka ng pag-turn down ay magbibigay sa iyo ng kawalan ng pag-asa. At syempre, kung nakatulong po ang segment na ito, naku, huwag niyo manghayang huminto sa iyong tulong, ipasa mo naman sa iba. For more tulong ko, pasa mo videos, go to Aveline Garcia Facebook fanpage at mag-subscribe sa Vic and Aveline Garcia's YouTube channel. Laging tandaan, tulong ko, pasa mo. At sa tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo.